Maulang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po ako ngayon, mga kapuso, live sa Rojas District, lungsod ng Quezon. Isa po sa mga bahaing lugar ng lungsod. Isinailalim na po sa state of calamity ang buong Metro Manila at sa tindi nga po ng kabi-kabilang pagbaha. Live naman namin na ito i-report dito sa GMA Network. Ikutan natin ang mga pinerwisyo ng masungit na panahon hanggang sa mga rehiyon. Buong pwersa pong nakatutok ang GMA Integrated News at GMA Regional TV sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, maging sa mga probinsya sa Luzon, para iatid namin sa inyo ang pinakabagong balita kaugnay sa malawakang pagbahang dulot ng superbagyong Karina at Habagat. At dito nga po, mga kapuso, sa pwesto ko sa Rojas District, ramdam ang epekto ng habagat na pinalakas ng superbagyong Karina. Isa-isa nang inilikas ang mga residenteng stranded sa bahagi o dito po sa lugar na ito. Malapit lang po ito sa Arneta Avenue na binahari. Ito po yung daan patungong Araneta Avenue, Banawe. Sa mga oras po na ito, ganap na alauna ng hapon. Ang sitwasyon ngayon, definitely, hindi na ho mararaan ang panang anumang klase ng vehicle. Dahil sa walang tigil na pag-uulan, nakababahala na ang pagtaas ng ilog sa bahaging ito ng Barangay Rojas District sa Quezon City. Ipapakita ko lamang po sa inyo, mga kapuso, na halos pumantay na po yung umaagos na ilog dito ho sa tulay kung saan ako nakatindig ngayon. Yung ating mga kababayan nasa aking paanan, nagbabaka sakali ho silang makakuha ng mga plastic gaya nun, no? At baka pagkakitaan pa ho. Ngayon, malala ngayon sa mga nakarang araw. Mas briefly yung taas ng tubig ngayon. Kasi yung nakaraan ni kahapon, siguro mga hanggang bewang lang ba? Hanggang bewang? Ngayon ho? Ngayon, nagpas tao na. Ito po naman ang sitwasyon ngayon sa kanto ng Kaliraya at Kampupot. Mula ho roon sa tulay kung saan ako nakatindig, lumipat lang ako ng ilang hakbang. Yung ilan sa ating mga kababayan, nananatili po doon sa loob ng kanilang mga bahay. Ang binabanggit ho ng ilan sa ating mga nakausap, hindi pa naman sila nagpapa-rescue, pero tignan nyo naman ho. Halos abot na ho ng bubungan yung antas ng tubig. Isang pamilya ang inabutan naming sinasaklolohan mula sa ikalawang palapag ng bahay. Natsyempohan po natin ngayon habang bumubuhos ang ulan. Lakat po ng miyembro ng pamilyang nakatira sa bahay na yan ay manumanong inire-rescue. Buti po, merong volunteer group dito sa paanan ng bahay. Kanina po, senior citizen yung inilabas, ang mga kasunod po ng mga bata na. Ang kanilang pakamba, baka po tumaas ng sobra. Yun yung tubig na ito. Dalawa pa raw, mga kapuso, kailangan mailigtas. Sir, bakit po kayo nagpasya na magpa-rescue na ho? Tumataas na po kasi yung mga delegado at yung mga bata. Kamusta ko? Saan nyo sila isinilo ngayon? Dito po, pero pupunta po kami lang para siguro sa evacuation center ho. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tubig. Ito po yung isa sa sitwasyong ating dinatnan dito po sa Barangay Rojas District, Quezon City. Yung mga rescue volunteer group naglatag ho ng tali papunta noon sa lugar na yon para ho sa pagtatangkang maakyat nila yung bahay. Kaya ayon po sa impormasyon, hindi bababa sa 5 tao ang naroon ngayon at nagpapa-rescue matapos yung maipit. Sa tulong ng mga volunteer, isa-isang nailabas ang pamilyang natrap sa kanilang bahay. Samantala, nagsilbi namang evacuation center ang Holy Family Parish ng mahigit 800 individual mula sa 3 barangay sa lugar, kabilang ang Rojas District. Grabe po sir, grabe po. Parang seconds lang, umili ka lang, tapos pagbalik mo, ayun na, umano na kaya sila, nasa shock sila.
Nakapagpunta ko kayo rito, pagkain, damit, gamot. Oh, wala pong problema dito sa aming health center. Ito lang katabi namin, isang tumbling lang center na namin. Nandito sila kanina with the doctors, nurses, and pharmacies. Nabanggit po natin yung Araneta Avenue, abay, stranded ang isang bus doon. Yan po ang video na kuha sa gitna ng kalsada. Nasa kalahati po ng taas ng bus ang level ng baha na sinuong nito. Maya-maya pa ay ang sumilip na po yung driver ng bus sa bintana. Unti-unti ring lumapit ang mga residente para po tumulong. Ilang minuto pa, isa-isa nang lumabas sa mga pasahero at umakyat po sa bubungan ng bus na ito hanggang may nakalapit na bangka at sila po ay nirescue. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Metro Manila, gayon din ang isang bayan sa Oriental Mindoro at 20 bayang iba pa sa Cotabato. May mga nagdeklara na rin ng class suspension bukas po, araw ng Huwebes. Nakatutok live si Maris Ubal. Maris. Dahil sa tindi ng mga pagbahang idinulot ng Tropical Cyclone Karina na pinaigting pa ng hanging habagat, ay dineklara na po ngayong hapon ng Metro Manila Council na isailalim sa state of calamity ang buong National Capital Region. Mr. Secretary, I move for the declaration of state of calamity in Metro Manila in light of the effects of Tropical Storm Karina. There's a motion to declare Metro Manila in a state of calamity by Mayor Francis Zamora and by Chairman Don, seconded by Mayor Lani Cayetano. The motion is hereby approved that Metro Manila is now in a state of calamity. Yan po ang napagkasunduan matapos pulungin ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga Metro Manila mayors at 12 sa kanila ang sumang-ayon sa pagdedeklara nga ng state of calamity sa buong Metro Manila. 5 alkalde naman ang hindi nakadalo kabilang ang Samalabon, Marikina, Valenzuela, Las Piñas at Paranaque dahil sa abala pa sa pag-iikot sa kanilang nasasakupan. Malaking tulong daw ito sa kanilang mga lokal na pamahalaan lalo't pag nasa ilalim na ng state of calamity ay madaling mailalabas ang Quick Response Fund o pondong maaaring gamitin pantulong sa lahat ng apektado ng baha at matinding pag-uulan. Sa ngayon po, libo-libo na ang mga inilikas, pinakamarami sa Quezon City na umabot na sa 22,000 ang mga evacuee at 142 naman po ang mga binahang barangay. Matindi rin ang sinapit ng Camanava area na aabot na raw sa 60% to 80% ng buong lugar ang lubog sa baha. Pati ang Marikina na nasa critical na level na rin ang ilog. Ayon sa PNP, sapilitan na nilang ililikas ang mga residente sa mga binahang lugar. Bubuhatin nila kung kinakailangan ng mga residente magmamatigas na umalis kahit baha na sa kanilang lugar dahil buhay na raw ang nakataya rito. Katuwang din nila ang MMDA at Bureau of Fire Protection sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng baha. Bago nito ay nadeklara na rin ng state of calamity sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, Kabakan, Cotabato, Pikit, Cotabato at Barangay Butuan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa ngayon, nasa 96 roads, 13 bridges, 11 seaports ang apektado. May 33 power interruption, 3 water interruption at 9 na communication lines din ang apektado. Kanina nagkaroon din ng emergency meeting sa NDRRMC kung saan binrief si Pangulong Bongbong Marcos ng DILG, DSWD, OCD at pag-asa ng sitwasyon at lawak ng pinsala sa buong bansa, pati ang bilang ng casualty at ng mga nawawala. Partikular na pinatututukan ng Pangulo ang mga maapektuhan ng pagbubukas ng mga gate ng dam. Pinasisiguro rin ng Pangulo na maaabutan ng tulong ang lahat ng apektado, maging ang mga nasa isolated area. Kailangan lang sila mag-focus lang mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin may naipasok. So yun ang after, yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD pati na siyempre Public Works, because kung yung mga daan ay na landslide, kailangan magtulungan sila ng LGU para i-clear yung daan. The only other main issue was
Atom, Emil at Connie, dahil na rin po sa patuloy na pag-uulan at para makatulong din sa rescue, recovery, relief and rehabilitation ng gobyerno at lahat ng mga otoridad na sangkot o kabilang dito sa pagbibigay ng tulong sa ating mga naapektuhang mga kababayan ay idineklara na po ng Malacañang na suspendido na ang klase sa lahat ng antas ng Region 3, Region 4A o Calabar Zone at buong National Capital Region. Bukas po yan, July 25. Yan po ay inilabas sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayon lamang pong hapon. Samantala, naririto po tayo ngayon sa Situation Room ng MMDA kung saan 24/7 pa rin na nakatutok, nakamonitor ang mga tauhan ng MMDA dito para masigurong lahat ng malalagay sa peligro ay agad na maitatawag ng MMDA sa mga kinaukulan, particular na sa kanilang flood control, sa kanilang rescue at pati na rin po sa kanilang hotline 136. Sa mga kapuso po natin na malalagay din po sa problema o peligro, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa hotline 136 o di kaya ay mag-post ng inyo pong mga paghihingi ng tulong o komento o mensahe sa Facebook page ng MMDA. At yan po ang pinakasariyang balita mula rito sa Situation Room ng MMDA dito sa Ortigas. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Mariz Ubali. Di bababa sa 7 bayan sa Cagayan ang nakararanas po ng baha. Nakataas pa rin po ang gale warning dahil sa lakas ng mga alon na sumira sa ilang bangka. At live mula roon nakatutok si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Connie, sa ngayon nakabantay pa rin ng Philippine Coast Guard sa mga baybayin sa probinsya ng Cagayan, lalo pa't hindi pa nga rin pinapayag ang makapalaut ang mga mangingisda dahil pa rin sa umiiral na gale warning. Itinaas ni Ampi Onciano ang mga gamit sa kanyang bahay sa Barangay Santa Cruz, Santa Ana, Cagayan. Tumataas kasi ang baha sa lugar, bunsod ng pag-ulan, nadala ng bagyong Karina. Biglaan po yung pagtaas ng tubig. Ito po ang itsura ng kwan, harapan namin. Yung mga gamit niyo, ma'am? Ay, nabasa po yung mga appliances. Sa monitoring ng PDRRMO, apektado ng baha ang ilang barangay sa Santa Ana, Peña Blanca, Enrile, Apari, Bugay, Santa Teresita at Calayan. Nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin sa probinsya. Bawal pa rin pumalaot ang mga mangingisda dahil sa nakataas na gale warning. Wala namang mga nagpupuslit sa'yo ng mga bankero na lalaot? Ay, wala po ma'am. Pinipigilan natin yan. Hindi pwedeng may pumalaot yan ma'am kasi... Okay. Kailangan nilang sumunod sa atin, sa ini-implement natin na batas. Sa ngayon, malakas at mataas pa rin ang alon sa baybayin, kaya naman ang mga bangka ng mga mangingisda ay nakahilera pa rin sa mas mataas na pwesto para hindi masira at tangayin ng alon. Pero ang ilang bangka sa bahagi ng Barangay Palawig ang nawasak. Nasira. Ay, dahil? May kayo pa noon na alon. Sobrang lakas, sir. Sa Calayan, tulong-tulong ang mga otoridad na mailagay sa maayos na lugar ang mga bangka para hindi matangay ng malakas na hampas ng alon. Ayon sa PDRRMO, tanging ang Ditor Bridge sa Barangay Fusina, sa bahagi ng Lalo at Kamalanyogan ang hindi pwedeng daanan ng mga sasakyan ngayong araw, July 24. Nakauwi na rin ang mga evacuee sa kani-kanilang mga bahay, pero patuloy na pinag-iingat sakaling makaranas ng flash flood, lalo na kung may kalakasan pang ulan sa bundok. Since halos magdamag yung pag-uulan, we're expecting yung volume ng tubig na binuhos sa Sierra Madre and nagkarabal yung Mount of Rangers babagsak dito sa Cagayan. Connie, sa monitoring ng PDRRMO as of 6 p.m. ay nasa 2 meters ang antas ng Bunton River, malayo pa sa 6 meters na critical level. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Update naman po mula sa Cavite area. Inilikas naman nasa mahigit 2,000 residente sa 21 evacuation center sa lungsod ng Bacoor na isinilalim na rin sa state of calamity. Ang ilan tila di alintana ang pananalasan ng bagyo at patuloy pa rin sa paghahanap buhay. Live mula roon, nakatutok si John Consulta. John?
Atom, 47 barangay dito sa Bacoor, Cavite ang apektado na ng pagbaha at dulot nga ng bagyong Karina. Kaya naman ang Bacoor LGU ay isinalalim na sa state of calamity ang buong lungsod. Isa lang ang bahay ni Aling Glenly sa libu-libong kabahayang naperwiso ng matinding baha sa Cavite sa loob ng kanilang bahay. Hanggang 20 ang baha, pati ang kanilang CR, lubog. Kaya ang kanilang gamit, inangat na nila para di mabasa. Lagi kumagulan kunting ulan, baha agad. Eh, mababa dito banda sa amin na ano eh. Sa barangay Panapaan 1, doble perwiso ang dulot ng pagbaha sa magtataho na si Mang Jose. Bukod sa pinasok ng tubig ang kanyang bahay, di pa siya makalabas para makapaghanap buhay. Nagtitinda kami ng taho. Taho ano namin, di kami makaruta ng ano dahil mahirap lumabas. Mabigat yung dala namin eh. Wala po. Walang kita. Sana maanoan kami ng ano, kahit man lang pang bigas. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan dito sa Bacoor, nadaan na namin si Mang Tirso na may pasan na sako habang naglalakad sa gatuhod na baha. Nang amin siyang matanong, nangangalakal pala siya para may pangkain sa kanyang limang anak na naiwan sa kanilang bahay. Tinanong ko kung di ba siya natatakot sa sakit na dala ng baha. Ang sagot niya, natatakot po, may sugat na nga ako eh, kaso wala kami makakain eh, oh. Sira-sira na nga pa ako eh. Wala kami pasain eh, wala kami bigas eh. Sinelas na nga ng commander ko, suit ko eh. Wala na rin ako sinelas eh. Wala magagawa, kailangan kumain yung mga anak ko eh. Mahigit 2,000 residente na ang inilikas sa 21 evacuation center sa Bacoor, habang patuloy naman ang deployment ng mga volunteer rescue units para maglikas sa mga residenteng mangangailangan ng tulong. I-declare po natin na under calamity na po, state of calamity ang lungsod ng Bacoor, dahil marami po sa ating mga barangay, particular na sa District 1, ang nababaha. Yung iba na hindi pa rin talaga ayaw pa rin pumunta sa evacuation center natin. No, wag na tayo mag-take ng risk. Siyempre, hindi pa rin natin masabi. Diba? Natuloy pa rin ang pag-ulan ngayon. Ato, mag-iisang oras na nga no, na tumila ang pagbagsak ng ulan sa ating kinaroroonan. Pero ramdam pa rin ng mga pagbaha. Tulad na lang sa akin likuran sa iba't ibang bahagi ng Bacoor. Yan ang latest mo na rito sa Bacoor, Cavite. Balik sa iyo, Ato. Maraming salamat, John Consulta. Isa na nga pong super bagyo ang Karina na patuloy na nagpapalakas sa habagat. Maging alerto po mga kapuso dahil posible pang magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan ngayon pong gabi at bukas. Nakataas pa rin po ang signal number 2 sa Batanes dahil sa bagyo. Signal number 1 sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at ng Ilocos Norte. Kaninang hapon, mas lumakas ang bagyong Karina at naabot ang super typhoon category habang tinutumbok ang Taiwan. Nasa loob pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility at huling nakita sa layong 380 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. 185 kilometers per hour na ang lakas ng hangin at papalo sa 230 kilometers per hour ang bugso. Pahilagang kanluran ang pagkilos po nito sa bilis na 20 kilometers per hour. Batay po sa forecast ng Pag-asa, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Taiwan ngayon pong gabi. Pag-landfall ng bagyo, posible po itong muling humina at maging typhoon at saka lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Sunod na, babaybayin po ng bagyo ang Taiwan Strait at tatama sa southeastern China. Gayunman, patuloy na papalakasin ang super bagyong Karina ang habagat na magdadala pa rin po ng matitinding ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Biyernes. Base sa datos ng Metro Weather, patuloy na bubuhos ang ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, ilang bahagi ng Calabar Zone, Mindoro Provinces at Bicol Region. Matitinding ulan pa rin po ang inaasahan sa Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales, Bataan at Mindoro. Maging handa pa rin po sa banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din po sa ilang bahagi ng Panay at Negros Island, pati na sa ilang lugar sa Caraga at Davao Region. Posible din pong maulit ang mga pag-ulan sa Metro Manila, kaya doble ingat po tayong lahat, mga kapuso. Samantala, makakausap po natin sa puntong ito si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at Spokesperson for Weather ng Pag-asa. Maulang gabi po sa inyo, Sir Chris. Maulang gabi, Ms. Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay.
Wala pa rin pong tigil ang pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karating na probinsya, no sir? Sa tala po ninyo, gaano ba karami ang ibinuhos po na ulan natin nito? Well, Connie, no, tinitingnan natin yung naging pag-ulan nitong pinag-ibayong habagat nitong bagyo si Karina dito sa ating weather station sa Metro Manila, no? In the span of 57 hours, that is nung simula po nung 8 a.m. ng July 22 hanggang 5 p.m. ngayong hapon, ay nakapagtala ng 590 millimeters of rain itong current habagat episode na pinag-iibayin ni Karina, no? So, makikita natin napakarami nitong paulan na to, kaya nakita natin yung mga pagbasa ilang bahagi ng Metro Manila at sa mga na katabing lalawigan dito nga sa may bandang northern and central zone at sa southern Luzon area, Connie. Mm-hmm. At sa dami nga ho ng binuhos nitong ulan, marami po ang nakaalala tuloy, di ba, noong nangyari ho yung Bagyong Undoy noong 2009. Ang tanong ho ng marami, mas marami po ba talaga yung ibinagsak na ulan nito kaysa sa Undoy? Actually, Connie, ganito ang gawin natin, no? Huwag nating ikumpara yung ulan na dulot ng bagyo at ulan na dulot ng habagat kasi mag-ibang weather system sila. Pero ang mas magandang informasyon nito, tinignan natin yung habagat episode noong 2012. May bagyo rin yun na halos kaparehas ang pagkilos ng bagyong si Karina, hindi tumama na ating bansa, kumilos papunta sa Taiwan area at nagpaibayo rin ng habagat. And so far, itong 2012 na habagat episode, it was enhanced by Typhoon Henner. Nakapagtala ito ng around 1,007 millimeters of rain in a span of 3 days. Now, ikumpara natin with the current habagat episode enhanced by Super Typhoon Karina, sabi ko nga kanina, 57 hours, nasa 590.1 millimeters of rain ang naibagsak na nitong enhanced habagat ngayong 2024. Kaya natin kinukumpara dahil pareho silang weather system na habagat at pareho ng sitwasyon na halos pinag-ibayo ng dalawang bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa. Now, kung titingnan natin yung 2012, mas maraming paulan in a span of 3 days, pero itong ang current episode, hindi pa tapos. Tingnan natin, baka may gitan pa. Yung 1,007.4 millimeter na naitala natin in a 3-day period during the 2012 habagat, Connie. At super typhoon category na nga po ang Bagyong Karina na papalayo naman sa bansa. Mas palalakasin pa ho ba nito yung habagat? Well, possible yan, Connie. Kaya natin sa ating outlook ng pag-ulan, inaasahan po natin, no? Na itong mga pag-ulan na dulot ng habagat, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karating lalawigan, inaasahan pa rin natin na posibleng hanggang Biyernes. May manakanak ang pag-ulan, then gradually, mababawasan yung episode ng pag-ulan ngayong darating na weekend. That is kung hindi nga magbabago yung forecast movement natin, intensity ng bagyo, at yung immediate effect nito sa current habagat na nakakapekto nga dito sa western section ng Luzon, including Metro Manila. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming update, Mr. Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at Spokesperson for Weather ng PAGASA. Natabunan naman ng lupa ang bahagi ng isang bahay sa Ilocos Norte, habang sa Ilocos Sur, may mga umapaw ng creek at mga kalsadang hindi madaanan. Live mula sa Vigan, Ilocos Sur, nakatutok si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ivy. Emil, patuloy ang monitoring ng Ilocos Sur PD RRMO dahil ang ulang manggagaling sa upland municipalities at Cordillera region ang posibleng magpaapaw sa mga major river system at magpabaha sa first district ng lalawigan. Sa bayan ng Kawayan, nakamonitor ang barangay officials sa 50 kabahayang nasa bukana ng ilog matapos tumaas ang antas ng tubig. Tatatad naman na baga din, iso dati marunrunot. Dati kabayba, dati trensera mi ma'am. Magkita yung mayan ano din, dagiti daga. Ayon sa mga residente, lagpas 2 katao na ang lalim ng tubig dito sa bahagi ng Balsa na ilang hakbang lang mula dito sa mga kabahayan. Pero sa kabila nito, wala pa rin daw plano mga residente na lumikas sa kagustuhang mabantayan ang kanilang ari-arian. May mga creek na rin tulad sa Santa Lucia ang umapaw. Ayon sa PDRRMO, may ilang kalsada at spillway na hindi madaanan. Binabantayan din ng PDRRMO ang 3 major river system ng lalawigan na ngayon ay nasa normal level pa naman. Pag red na, mismong delikado na para dito sa mga low-lying areas natin kasi possible na magkaroon na ng malawakang flooding dito sa dito lalo dito sa Metro Vigan po. 88 pamilya naman mula sa 11 bayan sa Ilocos Sur ang inilikas na bago pa magkaroon ng baha sa kanilang lugar. Sa Ilocos Norte,
kinailangang ilikas sa evacuation center ang dalawang pamilya matapos bumaha sa Barangay Tulawag City kahapon. Umapaw din kasi ang creek doon. Sa Barangay Barit naman, natabunan ng lupa ang bahagi ng isang bahay sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ayon sa CDRRMO Lawag City, walang nasaktan sa landslide. Nagtulong-tulong na ang mga residente para maalis ang lupa. Emil, sa datos ng Ilocos Sur PDRRMO, as of 4:30 kaninang hapon, umabot na sa 130 na pamilya o katumbas ng 450 na individual ang inilikas. Nasa evacuation areas ang ilan, habang ang iba ay nakituloy sa kanilang mga kaanak. Emil? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Dumako naman tayo sa Pasay kung saan patay ang isang retiradong sundalo nang abuti ng baha sa kanyang tahanan. Kumustahin din natin ang baha sa paligid ng NAIA at ang mga nakanselang flight. Fly mula sa Pasay, nakatutok si Ian Cruz. Ian? Yes, Atom, tila ang pagsasalba ng kanilang gamit ang huling naging misyon ng isang retiradong kawal ng Philippine Air Force at sa gitna nga ng mataas na baha, natagpuan siyang walang malay ng kanyang sariling anak. Wala nang malay nang ilabas sa kanyang bahay sa Pasay ang residenteng si retired Second Lieutenant Reynaldo Silapan. Inabot na noon ng tubig baha ang unang palapag ng kanilang tahanan. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero binawian din ang buhay. Emosyonal ang kanyang anak na si Airman First Class Jaron Silapan nang aming makausap. Alas 6 ng umaga nang masisid ni Jaron ang ama na wala nang malay sa silong ng kanilang tahanan. Ayon kay Chairman Alvin Zuniga, nasa gilid ng Tripa de Galina ang barangay 183 kaya doon rumagasa ang maraming tubig. Nirescue rin ang mga residente lalo na ang mga batang nalubog na sa baha ang mga bahay. Sa katabing barangay 184, mataas din ang tubig baha. Sa St. Peter Street, aabot hanggang hita ang baha pero ang ilang kabataan lumungoy pa na tila di alintan ang peligro. Sa Bayanihan Street sa Maricaban, mula madaling araw pa ang tubig. Di rin alintanan ng iba ang peligro na nagsilusong pa sa baha. May portion din ng Andrews Avenue malapit sa NAIA Terminal 3 na nalubog ng tubig. At kahit sunod-sunod ang kanselasyon ng flight, naabot na sa 119 dahil sa sama ng panahon. Abala pa rin ang NAIA sa pag-alis at pagdating ng mga biyahe ng eroplano. Narito po ang ilan sa ating mga naging panayam. Palagi sir, nagdadamay sa akin sir kung ano mga kailangan kong gawin. Lalo na sa ano kasi, servisyo ko sir, nagpapaalala siya. Kailangan, galingan ko na palagi. Ganun sir, hindi ko po expecto sir. Yung baha talaga, yung bagyo talaga, hindi natin ano, na-expect na mangyayari po. Ganito. Medyo nahihirapan din po kasi kami. Papakulang talaga yung ano namin. Parang this is the first time after so many years. Dito sa kalsadang ito, mga hanggang bewang dito. Anong pinakamataas? Ang pinakamataas yung sa may Trinidad Street. Kung makikita doon, halos sa lagpas tao na doon. Atom, dito nga sa kinaroroonan natin sa Barangay 184 sa St. Peter Street, hanggang ngayon ay baha pa rin at hindi makadaan dito yung mga sasakyan at napapaatras sila dahil nga hanggang hita pa doon sa bandang yon. May mga portion din naman dito dahil nga hindi na umuulan ay humupa na at unti-unti na nga bumababa yung baha pero marami ring area dito na lubog pa rin sa baha kaya naman wala ring kuryente doon sa kanilang mga tahanan kaya naman patuloy na nagdarasal ang mga taga rito na sana tuloy-tuloy na yung walang buhos ng ulan para nga mawala na yung mga tubig dito sa kanilang komunidad. Yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Ian Cruz.